will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, if you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. I will be a fisher of men, fisher of men, fisher of men. I will be a fisher of men as I follow you, as I follow, as I follow you, as I follow you. I'll follow. I will be a fisher of men as I follow. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa pagkakataong ito. Sige po, tayo po ay manalangin at hilingin na ang ating Panginoon ang manguna sa ating pag-aaral ngayong gabing ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for this wonderful opportunity na ipinagkaloob mo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang manguna, ikaw ang maitaas, Lord God, sa gabing ito. And Holy Spirit, we acknowledge your presence in this place. Thank you. Open our spiritual ears to hear you. Open our spiritual eyes to see your face, God. And we adore you, Lord Jesus. Maraming salamat po. Ikaw po ang bahala, ikaw ang manguna. Ikaw po mag-explain, Panginoon, with clarities for each and every one of us. Thank you. Father God, thank you and honor you. In Jesus' name, amen. Thank you. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Sa minsan pa, I was very thankful for being the one na mapili po muli para maghayag ng kanyang salita ngayong gabing ito. So, I believe everyone right now rested na already dahil tayo po ay kagagaling lang sa ating May 1 na outing. Amen! Hallelujah! Ang lahat ay masaya sapagkat marami na namang kaluluwa ang nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Amen. All right. So, ito pong isi-share ko ngayon is very basic. Very basic. We need to go back to basic. Ayan ang paalala ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Actually, ako po parang binuhusan ako ng malamig na tubig noong time na umattend ako. First time. This is my first time na umattend noon ng discipleship. At ang nag-facilitate po ay ang River of God Galleria with under Pastora Rosabel. And I was glad na nilagay po ako doon and also very, very fortunate na maging isa sa kasama doon. And sabi niya nga nung unang-unang gabi na yon, ang tanong, which is attendee ako that first time ko umattend. Ang tanong niya sa akin noon, ang tanong niya pala sa lahat noon is, what is, maaring mahaba na tayo or mahaba ng ating pinanggalingan sa paglilingkod sa Panginoon, matatagal na tayo sa Lord, marami tayong napag-aralan na, marami na tayong naabot ng mga Bible studies, ang haba na ng lahat ng mga napag-aralan natin, or, pero ano po ba talaga yung primary calling natin sa Panginoon? Yun. So,
nagtanong siya. Nag-isip po ako ng maigi. Sabi kong ganun, wow, ano nga ba yung primary calling natin sa Lord nung para malaman kung ano talaga yung primary calling. So nag-isip po ako noon, ano nga ba yun? And then binaba niya po yung Matthew 4:19. Okay, sabi niya doon is Matthew 4:19, nung binasa niya, "Come, follow me," Jesus said, "and I will make you fishers of men." And kapag ito po ay translate natin sa TPT, okay, ibang translation, Matthew 4:19 said, "Jesus called out to them and said, 'Come and follow me and I will transform you into men who catch people for God.'" Ang ganda ng TPT version eh, no? Pag Tagalog mo naman yan, okay, this is Tagalog version ng Matthew 4:19. Bilib lahat tayo, gusto, syempre, masarap pag-aralan sa Tagalog. Marinig yung ating sariling wika. 4, and then 19. I have Bible up right now para mabilis. Okay, ang sabi rito, "At sinabi niya sa kanila, 'Magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin ko kayong mga mamamalakayan ng mga tao.'" Okay, napaka-simple, di ba? Basic yung question. And basic din yung naisiparating sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi niya, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Amen. So, yun ang paanyaya sa ating lahat ng ating Panginoon. So, hindi ito para sa mga special lang na tinawag, for prophets, for teachers, for pastors, but this is for all of us. That's our primary calling. That's our first ministry, actually, na nais ng ating Panginoon. So, bakit ako parang binuhusan ng malamig na tubig? Kasi nga, ang haba na ng mga pinag-aralan mo, nagpo-prophetic ka na, ganto-ganyan, School of the Prophet, uma-attend ka na ng ganon. But this is really the basic ng pagiging Kristiyano. And sometimes, ito yung nakakalimutan. Amen? And true enough, yung ating church, we are very thankful to have River of God Revival Church Marilao. Hindi po aksidente na tayo ay narito ngayong gabing ito at pinag-aaralan itong salitang ito ng ating Panginoon. Because ikaw, tayong lahat ay gagamitin to win or harvest souls. Amen? Alright. So here, number one, we need to follow Jesus. Yun po yung sabi sa akin nung time na yon. So, who are we following? Ha? Are we following yung mga yung mga sikat na mga speaker, na mga pastor, na uy, itong galing nito, nagpapalayas to ng demonyo? Are we following them? Or are we following Jesus? So, yan, medyo kinakailangan talaga nating ano, i-examine talaga ang bawat isa sa atin, no? I mean, this is a call to follow Jesus and it should be intentional. Paano natin gagawing intentional yon? Kasi following Jesus, really, it cost us a lot following Him. Totoo po yon, di po ba? Kasi it cost you your precious time. It cost a lot of your, a lot of sacrifices, I believe. Tama po ba? Sabi rito ah, Luke 14:27-28, sabi rito, "And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. And suppose one of you wants to build a tower, will be not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it?" Diba? "Anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple." Aray ko. Medyo, sabi nga salvation is free. Pero ang dami po nating gagawin. I mean, hindi po free ang pagpunta at pagdi-disciple ng tao. Hindi rin po free ang pagpunta ng pagpa-practice. Amen? If you're going to train someone or go somewhere, mag-mission ka, it's not free. It definitely costs you something or someone. That's important to you. Kung
kung nadaanan niyo po yung patotoo ni Pastor Ruther, alam ko nakikita niyo yun sa TV or sa Facebook post, na ang sabi niya, actually, yung kung bibilangin natin yung 1 hour natin, it cost us parang sabihin na natin 100, okay? And then, for example, 10 hours kang mawawala. Tapos hiniram ng someone na yon yung pera mo na for 1,000, okay? So, 10 times 100 is 1,000. So, for example, hiniram nung isang kakilala mo, okay, pero naman ako sis ng 1,000 sa'yo. Tapos hindi niya binalik. Amen? Hindi niya binalik yung 1,000 na yon. You know what? That 1,000 is not really money lang. Diba? Supposed to be. It's not really money na kaakibat or katapat ng pera na yon. Ang katapat ng pera na yon is your most precious time with your family. Biruin mo, yun yung cost nung pagtatrabaho mo is 10 hours. Ako, pag ako nag-work talaga, and lalo na pag on-site, 12 hours po akong nawawala ng bahay, kasama na dyan yung travel time. So, 12 hours. So, imagine that kapag hiniram ng someone yung oras mong yun with that cost of 1,000, it's not definitely 1,000 itself eh. It's not the money that cost you eh. It's actually the precious time that you have. Actually, we do have 24 hours in a day. Lahat po tayo, pantay-pantay, meron yan. And how you manage your time, yun po yun eh. Kung paano mo i-manage yung mga panahon na yan, kung saan mo inilalagak yung precious time mo. And following Jesus is actually can cost you your precious time. Amen? Saan po ba natin nilalagay ang mga oras at minuto natin? Every day. Every day. How we divide the time. Kaya nga ako po, sinasabi ko dun sa, actually, kaya ako po napapunta yun dun sa soaking, yung kababata ko na yun. Actually, ang sabi ko lang sa kanya, I don't have any time to meet you at home. Sabi niya, why? Why is that? Kasi I need to go dun sa church na nung time na yun. So, I need to do that dahil kailangan ko na po yung oras, kasi kapag hinintay ko pa siya doon at nagkwentuhan pa kami doon, kukopo pa ng oras yun. So, kailangan ko nang nandun. And every day, I need to manage my time because I do have some work to do pa as well. So, yun. Ano po yung ginagawa natin in our leisure time? It definitely cost us to follow Jesus. Salvation is free, but it will cost us to follow Jesus. Amen? We need to sit down. Suppose we want to build the tower, will we not first sit down and estimate the cost? Bago po tayo talaga tumahok, mag-umpisa, kinakailangan, we need to count the cost. What will be that cost? Okay, number two, it's very simple. Depend on Jesus. And how will we depend on Jesus? Madami po tayong gagawin on how we depend on Jesus. Kasi how we depend on Jesus, it will reflect on how we have our relationships with others. Amen? Kung si Jesus ang nagre-reflect sa atin, definitely mabilis tayong magpapatawad. Hallelujah. Kasi ang Diyos natin ay mahabaging Diyos, maawaing Diyos. Napakahaba po ng kanyang pasensya. Di po ba? Pagka yun ang lagi nating nasa isip, then definitely we can move and we can go on. Sabi nga, paano ko ba magagawa yung primary calling kung yan? Paano ba ako magdi-disciple? Or pa how we can have how we can share Jesus if we ourselves are not reflecting Jesus on ourselves. Amen. So ang hirap, di po ba? So tayo po muna ang uunahing baguhin ng ating Panginoong Jesus on how we can do that, and when and where it will be depending also on us. Amen. If we depend on Jesus, then definitely all is well.
At kahit anong sabihin, kahit anong napakaganda nung topic natin last Sunday regarding about Paul. And actually, kapapanood ko lang po nung Apostle Paul. Grabe, nakakaiyak po talaga siya. Kasi pinugutan si Paul ng ulo. At the end of the day, still, yung faith niya kay Lord, yung faith niya kay Jesus, still, is not ashamed of the gospel. Yung Philippians, sinulat niya po yan. Pag binasa mo ang buong book ng Philippians, napakasaya po. This is what he tells us. Napakasaya niya doon. Lahat po doon, puro joy. Puro joy yung makikita mo eh. Ha? Parang 72 times sinulat po yung joy doon sa Philippians. But you know what? Philippians, ang sinulat yan? Nasa loob ng prison si Paul. Napakaganda pong sundan ang buhay rin ni Paul. But definitely, si Paul then itself is depending on Jesus. So yun din po ang gagayahin natin. Because our primary calling is to follow Jesus and we need to depend. Number two, we need to depend on Jesus. Number three, okay, mabilis lang po to because I really want you to absorb the word of the Lord right now. Number three. So, number one, follow Jesus. Di po ba? Number one, sabi niya, come follow me. Sabi niya sa Matthew 4:19, and I will make you fishers of men. And then, number two, we need to depend on Jesus. Number three, we need to do the harvest for Jesus. Amen. Iyon po talaga yung primary calling natin bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. We need to do a harvest for Jesus. And what is this? This is to love God and make disciples. Evangelize. Kaya po pinapaigting ngayon ang ating church, yung evangelism. Every day we have, every week we have feeding. Every Friday. Actually, pinapatotoo po talaga to lagi ni Pastora Rosabel. Nakikita niya, ang dami nating gawain. Punong-puno tayo ng gawain. Every day, hindi po tayo nawawala ng gawain. Every Friday is feeding natin. Every Sunday, every Saturday is, syempre, practice po yun for all. And we do have prayer and discipleship every day. Yung ating prayer and discipleship na walang patid. Every 7 a.m. and every 7 p.m. What's the purpose of that? The purpose of that is to harvest for Jesus, for the sake of our Jesus. Amen? So, yun po yung lahat ng mga tatlong bagay na dapat nating, dapat alam nating lahat. Amen. Amen. Amen po yan. Kaya nga sabi ko, Lord, thank you. Kasi you're always teaching us to go back to the basics. This is basic. Hindi po kinakailangan maging napakagaling mong evangelist, yung kilalang mga evangelist dito, or internationally known evangelist, just to have someone para ma-share si Lord. I mean, actually po, I believe everybody knows how to preach. Eh. I believe in that. Why? Kasi minsan saan sinasabi nila, I don't know how to preach, I don't know how to teach. But you know what? Everyone can preach, everyone can teach. Why? Depende lang siguro kung ano yung ituturo mo. Halimbawa, kung passionate ka sa basketball, di ba? We can heard stories na ang galing-galing magkwento ng mga experiences nila sa sports, sa swimming, and everything, sa love life, di ba? Na nakikwento natin yan eh. Why? Because you are passionate eh, dun sa bagay na yun. But we are passionate, if we are passionate to do the works of our Lord God Jesus, then definitely it will also reflect on us. Na we can harvest a soul. Okay? We can harvest for Jesus, actually. Okay? And another thing na talaga naman pong magagawa natin, our primary calling here, is number one, to follow Jesus. Number two, depend on Jesus. Number three, harvest for Jesus. And this is for all. Hindi po to pinili lang sa mga pastors, sa mga evangelists, and
And dun lang sa mga specific or special person, sa mga healing ministry team, hindi po totoo yun. Ito po ay gawain nating lahat, yung Harvest for Jesus, to evangelize each and every unbeliever. Amen? So, ang pinaka isa pa na primary calling natin is we need to carry our own cross. Amen? And sabi rito ng Luke 14:27-28, di po ba? And anyone, suppose one of you wants to build the tower, will be at first sit down and estimate the cost. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Aray, we need to carry the cross. Sige, sa Tagalog, para malinaw, Luke 14:27. Okay, ito. So, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Yun. Yun po ang malinaw sinabi ng ating Panginoong Jesus. So, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling carrying our own cross. Minsan kapag ito na yung topic, parang oo, mabigat na, no? Ang hirap minsan pabago-bago. Ang hirap talaga ng double-minded. Amen? So, ngayon, okay. Pero tomorrow, magbabago siya. But you know what? Our God is the same God. Our God yesterday, today, and tomorrow. Lagi ko po yung sinasabi, nilalagay ko yung sa ulo ko. Kasi ang ating Diyos hindi nagbabago. Maraming ang tao nagbabago ng sasabihin. Pero ang Diyos hindi po nagbabago. Merong may mga, actually sabi nga, I heard this saying na actually wala, hindi dahil wala kang time eh. Halimbawa, aayain mo, pumunta ng ganito, umaten ng discipleship or whatever. Masasabihin, ay, sorry bro, sorry sis, wala akong time eh. Actually, it's not the time. Hindi po yung time yung problema. Ang talagang challenge, hindi ko po sinasabing problem eh, it's a challenge, is parang pwedeng nating sabihin, hindi ko kasi priority yan ngayon. Parang mas maganda pang sabihin yung ganun. It's not that na wala kang time. Meron po tayong time sa lahat. But definitely, your priority is different lang. So, the priority is nagbabago. So, ngayon, that's why we need to always, I'm always declaring this to myself. Philippians 2:5, that I have the mind of Christ. And Romans 12:1-2. Para mas maliwanag, Romans 12:1-2. I'm always doing this every day. Kasi po pag hindi mo ginawa, baka makakalimutan eh. Kasi ang bilis nating magbago. Ako po lagi kong naaano yan. Bakit ganun? Sinabi niya na ganito na, magsisimba na, pupunta na. Pero isang minuto lang ng ang difference, nagbago. Amen? So ito lagi ko po itong ginagawa every day. Romans 12:1-2. Okay, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Malalaman natin ang God's will ng ating Panginoon if we do have to transform our mind. Ano ba ang will ng ating Lord for today? Yan ba ang will ng ating Lord? Ay, hindi ka mag-church? Amen. So, yon. Hallelujah. At yung isa, Philippians 2:5, I'm always, always declaring that to myself. 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. Amen.
Hallelujah. So, yun po ang ating primary calling sa ating Lord. Number one, we need to follow Jesus. Number two, depend on Jesus. Number three, harvest for Jesus. And number four, we need to carry our cross. Amen. Tatlong verse lang naman po yung naibaba ko, I believe, yung Matthew 4:19, yung Luke 14:27-28, which is, anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple. Suppose one of you wants to build a tower, will be not. First, sit down and estimate the cost to see if there's enough money to complete it. Amen. And also the Romans 12:1-2, but be transformed by the renewing of our mind. And also the Philippians 2:5, that we have the mind of Christ. Amen. So that's gonna be our primary calling. It's very basic. It's very basic. But it's definitely a hard work. Amen. Hard work po yan. Natutuwa ako sa patotoo ni Pastora LB. Sabi niya, nung nagsisimula ang prayer and discipleship, 1 year yun. Hindi po siya natutulog. Pagising niya ng 4:30, dire-diretso na yun. Kasi pag-aaralan niya pa kung ano yung ibibigay niya at ibababa niya sa prayer and discipleship. And look at prayer and discipleship right now. After 2 years ng pagbabata, Pastora LB. Glory to God. Amen. Maaaring ako, ikaw, lahat po tayo ay bunga ng prayer and discipleship na nabuo na yan. Amen? Glory to God. So that's our primary calling, each and every one of us. I want to encourage each and every one of us to stay in the course. Salvation is free, but definitely it cost us everything to sacrifice for the Lord. Amen. Amen po ba? Our primary calling is number one, follow Jesus. Number two, depend on Jesus. Number three, harvest for Jesus. And number four, carrying our own cross. Isang kwento na lang po. Baka kilala nyo si Smith Wigglesworth. Amen. Smith Wigglesworth is actually a plumber. Tubero. Amen. So, wala po siyang pinag-aralan talaga, as in hindi po siya well-educated. Well, a plumber, we can do that kasi skills po yon, madali lang naman din, di ba? I'm not belittling any plumber here, I'm so sorry. But I just want to explain that Smith Wigglesworth is really don't know, wala po siyang talagang masasabing formal na pag-aaral. Graduate siya ng elementary, high school, or whatever. Wala po siyang ganun. But you know what? Sa base, isa lang po ang librong nabasa niya in his entire life. And that's it. Ano po yun? Walang iba. Ang patotoo po niya is yung Bible. Amen? So if we can really depend on what the Word is telling us on the Bible, alam niyo po ba kung ano yung ministry ni Smith Wigglesworth? Siya lang naman po yung putol yung paa na tumutubo yung mga binti. And 11 patay ang nabuhay niya. Amen. That's his ministry. Smith Wigglesworth. Kahit po i-search niyo sa Google yung buong buhay niya. Amen. So, from nobody into somebody who can preach and teach and have that kind of powerful ministry. Glory, glory, glory to the living God talaga po. Amen? So, that's gonna be our primary calling. Wala naman pong ibang gagawa nito. Di po ba, kundi tayo. That's our primary calling to God. And never forget that. Follow Jesus, depend on Jesus, harvest for Jesus, and carry our cross. Thank you. All glory belongs to you, O Lord. Bless everyone. Thank you po.